Welcome to our 5 minutes daily devotion. I'm Sister Alma Adamas, your host for everyday's morning devotion. At sa umaga pong ito, ay sasamahan tayo ni Pastora Ethel Cañares upang ibahagi sa atin ang napakagandang mensahe sa Mateo 25:19. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong topic ay tungkol po sa tamang paghahanda. Sabi po sa Mateo 25:19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang nagulat. Paano ba tayo nararapat maganda sa isang pangyayari? Ilan mangyayari? Nangyari ngayon, di po ba? Wala naman po nag-iisip na magkakaroon po ng COVID-19 sa taong 2020. Sabi po sa una, makikita po natin na ang paghahari ng Diyos ay bunga ng kanyang biyaya. Ang mensahe ng pangangaral ni Jesus ay ang paghahari ng Diyos. Kung kaya't maraming tao ang nag-aabang sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa lupa. Sa likod ng mensahe ng paghahari ng Diyos ay ang kagandahang loob ng may kapal na itatag muli ang shalom. Ano po yung ibig sabihin ng shalom? Ito po yung kapayapaan. Ang kagalingan at kapayapaan sa daigdig. Kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, ang pagdating ng paghahari ng Diyos ay walang nakakaalam. Kaya't kinakailangang maghanda palagi. Dapat daw po tayo laging maging handa. Tinatawag po tayo na tayo daw po yung mga watchmen, di po ba, sa Bible. Tahimik ang pagdating ng paghahari ng Diyos sa lupa. Ang pagdating ni Jesus ay nalalaman ilan. Maging ang kanyang mga alagad ay hindi na malaya na ang paghahari ng Diyos ay inumpisahan na ng Panginoon. Tama nila araw-araw. Unti-unti lamang nalilinawan ang katotohanan ito sa pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay na muli. Sa pagkamatay ni Jesus sa krus, sa kanyang pagkabuhay na maguli at pagbabalik sa Ama, nasimula na ng Panginoon ang butil ng kaharian ng Diyos at makukumpletong tuluyan sa pagbabalik niyang muli. Pangatlo po, makikita natin na ang wastong paghahanda ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng tao. Hindi po pwede na tayo po ay nakaupo lamang at walang gagawin. Dapat po, habang tayo ay naghahanda, tayo ay meron din pong ginagawa. Ang pagiging matalino ng isang tao ay nangyayari sa pagpapatuloy ng inumpisahan ng Panginoong Jesus noong siya ay narito pa sa lupa. At ano po ba yung inumpisahan ng ating Panginoon? Yun po ang paghahayag ng kanyang mga salita. Di po ba? Ang paghahayag ng mabuting balita. Ipinamalas niya sa mga taong dukha, sa mga inaalihan, ng masasamang espiritu, sa mga may sakit. Ano po ang kanya mong ibinahagi? Tibig ng Diyos. Di ba? Kaya po sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang kung sino man ang sumampalataya dito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito ang produktibong buhay na inaasahan sa atin ng Panginoon. Ang paglingkuran ang kapwa at maging mabuti sa mga hindi kayang suklian ang kabutihang ginawa ay ang paggamit sa buhay ng may matalinong paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Gamitin mo po kaming daluyan ng iyong biyaya sa aming kapwa habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging handa, maging mabuti ang puso, maging malinis ang aming mga kamay upang kami ay madatnan mong tapat, Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.